Hi guys! Welcome to another Saturday Moto Feature. And today, ito na yung inaabangan ng maraming gustong mag-adventure bike dyan. Ang bagong-bagong labas ng Triumph, which is the Tiger Sport 660. So ngayon, isa-share ng friend ko, na kapwa Rebel, of course, ang kanyang experience sa kanyang Tiger 660. Bakit ba ito ang bike na pinili niya? And ano ba ang experience niya sa bike na to? Fellow Rebel, Zara! Hi! And of course, fellow Rebel, fellow motovlogger din to. Aspiring motovlogger. Invite mo na rin muna sila sa iyong vlog. Yes, please do subscribe and like my channel. It's Zara Moto. Dahil kay Ma'am Inday, ako na simula na mag-vlog. At ang main purpose lang naman ng vlog ko is to share our rides and also as well, yung mga knowledge natin sa motorcycle. Oo, wala na siyang choice actually. Oo nga kasi budol. Ito yung tinatawag na budol vlogger, di ba? Wala na siyang nagawa kasi nag-live ako at sinabi ko, vlogger siya. Yun na nga, ganun na nga talaga. Pero hindi, it's a great experience for me din as well. Kasi marami akong natututunan sa inyo tsaka sa mga iba nating kapwa Rebel na nagbo-vlog din. Other than riding, what do you do in reality? I'm a businesswoman. I've been handling our business together with my husband for 10 years now. We are a print advertising. So, I would like to invite everyone to like our page. It's Impression Advertising. So, nagpiprint kami ng mga tarpaulin, stickers, and then calling cards as well. Yan. Tsaka nagsusupport ka rin ng motovloggers. Yes, isa na ako doon. Yeah. Mga stickers ko pinamimigay sa inyo ay galing sa ink. Impression. Ito ang kanyang bagong baby. Yep. Ano ba, may pangalan ba ang iyong bagong baby? Yes, si Tigress. Tigress. Oh, 'di ba? Kasi Tigress. Tigress, babaeng may-ari kaya Tigress. At saka hindi din masyadong obvious na favorite niya yung red. Yeah. Kasi 'di ba red talaga favorite po kasi yung previous bike mo was a CB500X na red din. Kinuha ko 'to. Mm-hmm. There was three options. Silver, the blue, and the red. Uh-huh. But the red kasi is more of my personality as well. What made you decide to get the Triumph Tiger Sport 660? Kasi coming from a CB500X, it was an adventure bike. Kaya ako kinuha to kasi given the specs, mas malakas siya, mas yung mabilis. Uh-huh. Yeah, mas magaan yung handling niya. Uh-uh. So kaya tayo nag-upgrade into a new bike. Kasi ano naman talaga sa umpisa eh. Lagi na lang may upgrade. Parang cellphone yan eh. Parang cellphone na papalit lang. Yes. And in tune dun sa makabagong ano, diba? Talking about the braking power. Mm-hmm. Ano naman na masasabi mo sa braking power ng motor na to? Well, the braking power is it's actually outstanding kasi it's, since it's a dual disc brake na. Ah, yes. So, yung responsiveness nung brake talaga, plus well, eventually bago pa kasi. Yes. Tsaka pero ABS na rin to, 'di ba? Yes, ABS and traction control. Mm-hmm. Yung safety doon, na feel mo naman that the bike can really help you when it comes to emergency brakes? Yes. May experience tayo one time nag-ride tayo. So, may ambulance. Pag gano'n ang ambulance, uy, meron palang sasakyan sa harap. Naging reliable naman yung rear brake and then together with the, siguro mga 20-30% sa front. How about naman suspension? Suspension is good. Uh-oh. Actually, as you notice, medyo big bodied. Uh-huh. So, kailangan talaga sa akin is something na bouncy tsaka yung maganda siya pagdating sa mga lubak. Uh-huh. Maganda yung ano niya, yung output niya when it comes to suspension. So, parang hindi siya matigas, hindi siya parang The good thing about this bike is that adjustable yung preload niya. Ayun, isa yun. Yes, and hindi mo na kailangan ng tool.
talaga in knob lang. May knob, yeah. May knob siyang sarili niya, mm-hmm. Which is kung meron kang angkas, you can adjust it. Uh-oh. Pag meron kang mabigat na sakay, you can adjust. This Tiger Sport is really more of the touring eh. Yeah, sport, yeah. Touring siya. Mm-hmm. The machine of the Tiger, mm-hmm. was inspired by the Trident. Yes. So same engine, same, uh-oh, everything, okay, from the Trident. Uh-oh. Pinagkaiba lang niya is that yung seating position, uh-oh, nagkaroon ng adjustment sa torque, uh-oh, and everything. It gives you the same power as, mm-hmm, Trident, mm-hmm, but on a comfortable position. Yes. So same silang engine pero iba lang yung seating feels and position, yeah, no? Mm-hmm. Mas komportable to. Oo naman. Mm-hmm. Right, ano to, bike ng mga gala. Oo, oh, kasi nakakalayo ka ng ilang oras na hindi ka napapagod. Sa engine and power niya, what can you say naman? Very impressed ako with the power itself. Kasi, mm-hmm, when I started biking, kwentuhan tayo, mm-hmm, dito. When I started biking, mm-hmm, nag-practice ako sa CB650R. Uy, powerful motor na yun. Exactly, di ba? Powerful na yun. Ang lola nyo, akala kaya mag-motor ng malalakas. So, medyo nabigla tayo doon. Kasi as a newbie rider. Yeah. After the CB650, I transferred into a CB500X. Mas medyo tamer. Yes, tamer. Maganda yung seating position. And then, medyo relaxed. Triumph kasi is one of the mga nakikilala ngayon na naglalabas ng mga adventure bikes eh, di ba? Mm-hmm. Ang kinakatakot ng iba, they want to go to adventure bikes, pero ang kinakatakot nila is the weight, yung bigat. Uh-huh. Oh, when it comes to this weight ba, ano ba masasabi mo? Well, the wet weight kasi of the motorcycle, mm, is 206 kilograms. Mm. So, eventually, as a lady rider, and medyo big body din tayo, kayang-kaya talaga siya, yung handling itself. Uh-uh. And, although mataas siya. Oo nga, hindi ko po siya abot. Medyo mataas siya. Stock yeah, to, this diba? Is the standard seat. You can get an option na low na seat. Low seat. Pwede pero, for me, personally, I took the standard seat. Uh-uh. So, medyo mataas siya. Yun lang, maninibago ka as a, uh-huh, as a rider. Pero, other than that, the weight itself, uh-huh, yung handling, yes, madali lang. Madali lang siya. Kanyang gas tank, matipid ba tong motor na to sa gasolina? Lalo na ngayon, nagtataasan ang presyo ng gasolina. Sumasakit ang ulo natin. Hindi ko pa naman siya masyadong nailalayo. Uh-huh. Pero most likely, naglalaro siya sa 15 to 16 kilometers per liter. Oh, pwede na rin. Mm-hmm. Kasi usually yung mga tinatanong nila kung top heavy ba yung bike na yan, mm-hmm, o nasa ba yung center of gravity ng bike? Nasa baba. Nasa baba ang center of gravity ng bike. Mm-hmm. Kaya hindi siya mahirap i-twisties. Yes. Kasi nandun yung bigat ng, yes, bike. Oo. Sumusunod talaga siya. Mm-hmm. Normally, in other adventure bikes kasi, kapag nagka-counter ka, diba? Kasi because but for this one, hindi. You have to turn your body. Handlebar. Kasi isa yung sa tinatanong sa akin na madalas, pagka high speed ba dyan, may nararamdaman ka ba sa manubela? Para, diba, yun yung mga, mm-hmm, unang tinatanong. Mm-hmm. How's the ano naman here? In the handlebar. With the handlebar itself, if we're talking about the high speed, kung umaalog ba siya, Triumph kasi has already mastered, mm-hmm, the premiumness, mm-hmm, of the bike itself. Uh-huh. So, yung shifting and then kapag ka mag-high speed ka, swabe siya eh. Swabe siya. Yeah, so, uh-huh, hindi na natin sasabihin kung gaano tayo kabilis mag-motor. Uh-huh. Pero pag nagsi-six gear sa X-Lex whatsoever, kaya niya yan, then smooth siya. So yun sinasabi mo, gearing likewise din, smooth, mm-hmm, din yung ano. Yes, oo. Oh. One thing lang na na-observe ko, mm-hmm, is that yung windshield, syempre, pag high speed kasi. Since kasi adjustable yung windshield niya. Adjustable siya guys, mamapakita namin sa inyo. So kapag ka medyo nasa bandang 120 ka na, 130 ka na, mm-hmm, maalog na siya ng konti. This one. Mm-hmm. Pero this one, but do you have that option that you can change it? May accessory ka ba? So far, since bago kasi siya, wala pa. Parang wala pa. Baka aftermarket na magkaroon. Yeah. Mm-hmm. Pala, when it comes to the throttle, ano na ba to, manual or electric na? That's already fly-by-wire. So, yung maganda na, hindi na nakakapagod. Mabilis ang. So, ayan, papakita naman sa atin ni Zara what you can see sa handlebar ng Tiger 660. So, pakita natin yung maganda mong nail polish. Ito may terno eh, di ba? Yes, favorite color. So, di ba? Terno. So, here are the cursor key. Mm-hmm. And then, this is the
para ma-adjust mo. Parang enter, parang ganun. Mm-hmm. Okay. And then signal light. Mhm. At take note guys, ano siya, soft touch. Mm. So lahat 'yan walang crunchiness. Wow. Yes. Medyo mahirap lang siyang kapain kasi pag naka-gloves ka habang nagre-ride, pero eventually you get the hang of it. Mm-mm. And then this is the riding mode. Ah, nasa and then yan. Busina. Busina. Ano to? Yung lever ba niya, ano rin, adjustable? No, the clutch is not adjustable. Ay, hindi. Hindi siya adjustable. Pero may mga aftermarket naman na bibili. Na pwede. Since, yeah, since European size yung ano, so medyo malayo ang ano niya. But for the brakes, to this one, this is adjustable. Mm-mm. For the brakes, it's adjustable. Mm-hmm. So, this is a TFT display. Dalawang ano siya, dalawang option. So, sa taas, nandiyan yung speedometer, then yung may gear indicator din. Yep. And then dito sa baba naman is the nandiyan yung menu niya. So wait. So this is the gear indicator. No, malis man ako eh. Yes. Oo. And then you can go also dun sa main menu, yung options. So you have the riding modes, you have the rain, rain and road, and then yung bike setup. Kung yung mga gusto mong options na naka-off your, naka-on yung ABS, trip, display, kung ano yung gusto mong makita. And that's it. And ang ignition niya is actually still manual pa, no? Yep. Hindi siya susi. This is the kill switch. Uh-huh. And then emergency light. I forgot to mention, meron din siyang two riding modes. Okay. Which is the rain and the road. Uh-huh. Pag ang rain mode ba, kailangan nagre-rain din? Hindi naman. Alam niyo, kailangan magamitin yung rain mode kapag talagang umuulan. Hindi naman. Well, actually nga kasi since kakakuha ko lang ng motor. Yung parang rain mode kasi is the basic talaga. Yes. Na mode. Hindi ibig sabihin pag hindi kailangan lang may rain. So kung baguhan ka, medyo nabibigla ka pa sa torque at saka hindi ka pa sanay sa fly-by-wire na throttle. Yun, nagre-rain mode ako. Pero yun nga, anong feel mo? Kasi the CB500X is a manual one. Eh. Tapos yung nag-transition ka dito sa ano na, fly-by-wire. Anong na-feel mo? So, mabilis ang response niyan eh. Kasi konting piga mo lang, mararamdaman mo na yung motor. Like, for dun sa pinanggaling ako, which is the CB500X. Medyo, diyan, sagad na. Oo, nasagad ka na. Nangangalay na yung kamay mo. Wala pa rin. So, yun talaga advantage yan of having that kind of feature, yes, eh, diba? Uh-oh. Ang galing, ang galing. Isa kong itatanong sa'yo is yung exhaust. Malamang papalit ka. Of course. Kailangan. Very unique yung exhaust ng, ano ha, ng Tiger 660. Yes. Kasi, yes. Anong tawag doon? Underbelly. Oh, underbelly exhaust. Mm-hmm. Diba? Kala mo wala, pero nandyan. Yes. When it comes to pala nito sa tires niya, the tires of this one is ano ba, pang road talaga siya? Pang road talaga siya since it's categorized as sports touring. Mm-hmm. So hindi talaga yung pinaka tires niya hindi talaga meant for off-roading. Na matagal, yes, na grabe. So talagang more of road lang, yeah, talaga siya. Hindi yung stock tires niya is not meant for loose roads. Ayun, mga lupa. So syempre, lagi ko nakakalimutan kaya nagagalit sa kanya yung horse ko. Magkano siya? The golden question. Yes! Tumataginting na! It's only 560,000 pesos. Mm-hmm. Compared sa mga middleweight bike, siya na yung mayroong laban ng presyo. Kasi given the feature, the premiumness of the bike, mura siya. Ito, overall, with all these features, yung mga specs na nasabi natin, what is your favorite about this bike? What is your favorite with Tigress? Ang pinaka-favorite ko dito is the underbelly exhaust. Wow! Kasi, alam ng mga friends ko to eh, na kailangan talaga, mga friends are rebels, na kailangan talaga maingay yung motor. Alam mo lahat ng bike nito, kahit yung CB500X pa, maingay na talaga. Yes. Kailangan pag dumating si Zara Moto, rinig na rinig. Yeah. Oh,
Enjoy yung masculinity ng motor eh. So talagang yeah, for me it's one of the essential other than the safety of course. Shout out kay Rash Miranda, also a rebel. Yes, hi. Sobrang naasikaso niya ako with this unit. Naging smooth yung transaction. And also I would like to also plug yung story. There's a story behind this bike as well. Nga, kwento natin yon. Kwento natin. Yeah, so nung nabenta ko yung motor ko, which is the CB500X, it took me around 2 weeks na wala akong motor. Oh, yeah, and then sakto papasok ng Valentine. Oh, diba? Naman, red na red. Valentine's gift pala siya, diba? So, itong magaling na asawa ko, tinawagan si Rush, and then yun pala, nag-set na siya ng purchase. Uh-huh. And then I was calling Rush at that time, medyo parang alangan siyang magbenta sa akin. Uh-huh. So, nung pumunta kami sa Triumph mismo, yun pala, ang expected ko, magde-demo test lang kami, demo ride. Eh, yun naman pala, binili naman pala ng aking magaling na asawa. Shoutout diba? Kay Paul Tanyaga. Sana all, diba? Napaiyak talaga ako ng sobra doon. As in, tears of joy. Tears of joy kasi yun. Kasi bago yung tears of joy, tears of pighati. Pero wala yes. daw siyang bike. Yes. Hawang-hawa siya sa sarili niya. Hindi daw siya makaride. Yes. So, napakabait ng asawa at binila yan. Diba? So, ang memorable talaga tong bike na to because yeah. it's special and it's a gift, di ba? Yeah. Yeah. From the special someone. Yes! Itago na lang natin sa pangalang Paul Tanyada. Nice, di ba? It's so nice to have a bike that's very, may sentimental value din. Eh. Yeah. Ayan, so now they know na how awesome this bike is. Tong Tiger yes. Sport 660 ng Triumph. So, bago ko siya pauwiin, syempre, I would like to ask din sa'yo, what can you advise all the newbie riders doon na lady riders, mapalalaki, mapababae, ano bang yung pwedeng may advice sa kanila? So as a lady rider, ang number one advice ko is just push yourself to the limit. So push your dreams. Kung gusto mo magmotor, yes. sumakay ka ng motor, do the lessons, no resistance. Okay, get out of your comfort zone and then, you know, just do what you love to do. Yeah. Yun lang naman yun eh. Uh-huh. Of course, again, ano tayo, women supporting women. So, kung talagang gusto mo motor, huwag ka na magdalawang isip. Push mo lang yan. Yun. Speaking of community, I know Triumph has a good community of riders. Yeah. We actually started the Tiger Sport 660 Philippines. Mm-hmm. So I would like to also invite yung mga Tiger 660 owners there. Kung hindi pa man kayo nakaka-join sa page namin, please do join us. Para at least, it's a good venue for us to share our thoughts. Yeah. Since it's a new bike, marami pa tayong kailangan pag-aralan at yung mga aftermarket exhaust resources. So again, please do join our page. Thank you so much, Zara, thank for sharing. Mm-hmm. This is Zara, is a fellow rebel, tsaka kasama namin sa admin group yan. Kaya ito yung malakas mang imbita ng mga lady riders out. Kasama ko yan ng bubudol ng mga OBR at saka mga lady riders out there. And we want to actually shout out na rin to all the rebels, di ba? Yes. Mm-hmm. And also invite the other lady riders. Yeah, we're inviting all of the lady riders and aspiring lady riders to join our group. Mm-mm. Please like our page, yes. which is the Rebels PH. If you're interested to join our group, let us know. Send us a message para at least kahit pa paano mabigyan namin kayo ng mga schedules ng rides, yes. mga meetups, stamp bikes, and lahat ng mga agenda na gagawin ng Rebel, kasama kayo doon. Yun, you're all very much welcome yes. to join us. Yes. Anyway, thank you for sharing your bike to us, Tigress, amen. Mm-hmm. And thank you so much guys thank for you. Watching, and we hope you have a good day today. Lagi ko pinapaalala, think safe, ride safe. Bye! Bye.